Ayan, magandang hapon po mga kapudi. Ngayon ay dahil umuulan at may bagyo, magluluto po tayo ng sopas. Ayan, sa pagluluto po ng sopas, kailangan natin ng ito po, repolyo, carrots, optional po yan. Kung gusto nyo lagyan ng kahit anong gulay na gusto nyo, pwede. At ito po yung magpapasarap sa ating sopas. Ayan, lalagyan ko siya ng all-purpose creamier. Ayan. Pero optional lang po ito kung gusto nyo, gatas lang. At Alaska, tapos sa bandang huli po ay gagadgaran natin ng keso. Pero po iyon ay, sabi ko nga po, optional lang po. Kung meron kayong naka-stock ay pwede. So meron po kasi ako naka-stock sa freezer, kaya lalagyan po natin. Pero the best po yung lagyan pag kakainin na. Ayan. Meron din po ako dito pinakulong. Ayan, mga manok. Dalawang chicken thigh at saka isang chicken breast. Yung pong pinagtanggalan ng ginawa kong chicken tocino. Ayan. Yung pong video ko sa chicken tocino, hindi ko na po nailagay yung video ng paggawa ng fried rice kasi po, hindi po pala nagre-record yung cellphone. Kala ko naka-record. Ang na-record lang yung tocino, kaya po ganun lang po yung video, kapraso lang. Tapos meron ako ditong nahiwa ko na agad na luncheon meat kanina pa. Ayan. Kasi nantay ko pa si Mr. bumili ng gulay. Ayan. Tapos naghiwa na rin ako na sibuyas bawang, magkakasama na. So alam naman niyo po ninyo kung ano po yung mga ingredients doon. Maliban na lang po sa hindi naglalagay o hindi nakakaalam na pwedeng maglagay na Nestle cream at saka queso. Ayan. Pero naman pong sopas na walang gatas. Yun. Tinatawag pa rin nilang sopas yun kahit walang gatas. Ayan, hiwain na natin yung ating carrots. Hihiwain ko na lang po, hindi ko nagagamitin yung ating pangkat na maliliit para medyo malaki-laki po yung carrots. Pero yung pa-cubes pa rin po gagawin ko. Pwede naman yung pahaba, parang sa pansit. Balatan natin. Yung iba, hindi naman na po nagbabalat dito, hugasan lang mabuti. Pero may nabibili kasing carrots na makinis yung balat. Hiwain natin ang paganyan. Bahala na kayo kung parang hiwa. Basta po pa-cubes, pwede rin pahaba. Medyo lalakihan ko lang. Huwag po yung parang pampalaman. Pasensya na kayo sa kasangkalan ko, pero malinis po yan. Lagi ko po yung kinakaskas ng steel wool. Maingay! Kasi po, ay, nasa tabing parsada tayo. Ayan, paganyan po yung cut. Ayan. Pa-cubes. So, ayan na, natapos na natin yung ating mga carrots. Ito naman yung ating repolyo. Sabi ko kay Mr. kalahati lang, pero binili isang buo. Pero masarap naman po yung marami ring gulay sa sopas. Lalo na kung repolyo. Ayan. Tingin muna natin sa gitna. Tinanggal ko na po yan yung unang balat kanina. Tinapon ko na. Kasi ngayon, kung gusto nyo ang styling, malalaki yung gulay or parang pangpansit. Pero pag gusto nyo kumain yung anak nyo ng gulay at hindi ganong mahilig sa gulay, medyo liitan ninyo. Ganyan, parang pakoslo. Parang malambot na siya. Hindi na niya mapapasin pag malambot. Yung po kasama nung ginawa kong tocino, na chicken tocino, yun pong aking fried rice doon sa video ay may kasama po yung talong. Yung talong, kinubs ko po ng maliit. Ayan, parang ganito. Ayan, parang yung ating carrots. Ayan, ganyan na ang size. Ayan. Tapos, pinirito ko po siya hanggang sa medyo mag-golden brown. Huwag naman po sunog. Basta yung medyo magbabrown na siya. Sinet aside ko, tapos po, yung kangkong. Dukot ko po yung stock ng kangkong sa dahon. Kasi yung dahon, madaling maluto. Yung stock, medyo o sanga ng ating kangkong ay medyo matagal-tagal din. Pero usually naman po talaga naglalagay ng kangkong. Nakita nyo naman yung mga chowpan sa chowking, mayroong kangkong. So, yun. Hindi na ano nila doktora na may talong kinain nila. Ay, hindi naman kumakain si doktora po o si Desiree ng piritong talong, lalo na yung makikita niyang buo, ayaw niya. Pero okra parang nagustuhan niya dati. Ayan.
Oo, yun. Nung kinain nila yung fried rice, eh, hindi nila lalaman may talong. Hindi nakakain sila ng gulay, hindi po ba? So, yan. Ganyan lang po yung hiwang gagawin natin sa ating mga repolyo. Ayan mga kaputi, magigisa na tayo at ang ating gagamitin ay mini taliyasin. Para makita nyo yung pagigisa ko. Kasi pag sa kaldero, malalim, hindi nyo po siya makikita. At syempre, kailangan natin lighteran yung ating ala, para magsindi. Happy birthday to you! Dadan! Abangin natin natin uminit yung ating talyase. Ayan, magkape po muna tayo, mga kaputi! Syempre, masarap umingot ng kape at ng sabaw pagka umuulan. Malamig na. Nataw si doktora. Konting init na lang kasi yun, nag-iwa tayo. Pero okay lang naman yan para dire-diretso inom. Ayan, mainit na ang ating mantika. Ilagay na po natin yung ating... Ay, mali. Mainit na po yung ating... Kawali, sorry na. Mainit na po yung ating mini talyasi. Ilagay na po natin yung ating mantika. Ayan, sorry. Nandito lang ako kasi po, nagpabili ako mantika. Naubos na po pala yung malinis na mantika. Meron po dito, pinagpirituan ng isda. Eh, ayoko naman po ipag-isa yon dahil pangit po yung magiging lasa ng ating sopas. Magiging malansa. Buti pa po kung ipag-igisa natin sa gulay, eh isda rin naman ang sopas. Pwede po yun. So, ayan, mainit na. Na po yung ating sibuyas bawang. Sabay na po. Ayan, dalawang sibuyas na maliit at isang buong bawang. Ayan, toto natin yung apoy. Ayan, dito ko na po siya inilagay para makita nyo nga po na iginigisa. Mahirap po si sa kaldero. Hindi natin natatanaw. Ayan, naka-high fire tayo para mas madaling mag-isa. Lagay na natin yung ating dilagang manok na inimay. Sasama ko na yung buto. May laman pa po kasing konting yun. Hindi ko po siya silipon. Butaw kami naman po yung kakain. Habang ginigisa natin, lagay na natin yung dalawang chicken cubes. Ito optional po kung gusto nyo asin or patis. Tapos, halo tayo. Lagyan na natin ng pamintang durog. So, dito ako kukuha sa baba. Magic! Ihanin ko na lang po yung kukurutin kasi merong pino tsaka hindi pino. Pag ginanyan po natin, sinake natin, bumubukod yung pino. Pagdagdag na tayo ng tubig. Uy! Makal! Pampuro muna natin. At ayan natin kumulong-kulong. Sasabay ko na yung carrots para po malambot na malambot kasabay ng ating macaroni pasta. Yan, kulong-kulo na. Iisip ko pa kung ilalagay ko lang ay isang kilo o mahigit ano lang, 3/4. Kasi yung macaroni, umaalsa po yun. Ang alsang-alsa pag tumagal, nawawala na sabaw.
Iniigop ng macaroni, lumalaki ng pusa, ng todo, nawawala ng sabaw. Kaya ang masarap lang po sa sopas, syempre ay yung sabaw. Siguro 3/4 lang yun eh. Pag sa kilo nun, naubos natin. Hindi man natin naubos. Dalim na yun, pag gay ka kami. Hindi, isa't kalahati yun eh. Dalawa na yan. Isa't kalahati nga yun, hindi ko naman nilagay yung isa. Ayan yung mga lamok, kung saan dumadapo, ayaw lumayas. Malamok talaga. Bala ko po kasi magbigay dito sa kapitbahay ko, sa tita ko. Ayan. Saka kay Ate Joy. Pero baka kulangan yung sabaw nila eh. Kaya nga dapat pagkaluto na yung sopas, hanggat mainit, kainin na. Kasi pag lumamig na, wala na kwenta, meaning wala nang silbi. Pag kinain mo, para ka nalang kumain ng sabaw na ano, na macaroni na wala sabaw. Lagyan mo man ng sabaw, iba na yung lasa niya. Magdadagdag ako asin. May asin pa kasi maglalagay tayo ng gatas tsaka nesting cream. Ayan, ganito lang. 1/2 teaspoon. Maliit lang kasi kutsara kaya hindi ko masabi yung tablespoon. Lalakas ang uli yung apoy para bulong-kulo na siya. Ayan, antayin natin kumulo at huwag natin tatakpan. Kasi para halo tayo ng halo nang hindi dumikit yung ating mga makaroni sa kawali. Dadagdag ko na po ngayon yung luncheon meat. Itong luncheon meat pwede nyo ipirito ng bahagya bago nyo ilagay. Eh, pero ito po luto na. Alam nyo naman kahit nasa lata na luto na to pero ipirito pa. Ngayon isasama ko lang siya sa pakulo kasi luto naman na din na po siya. Para hindi na tayo masyadong matrabaho. At nagpakulo po ako ng bukod dito sa kaldero kalahating tubig. Magdadagdag ako ng salaw. Kasi po pag umalis na todo yung sopas natin o yung macaroni pasta ay isang mabuti kukulangin po yung sabaw. Lalo na kung magdadagdag tayo ng gulay. Marami po yung gulay, isang buong repolyo. Malasa na yung ating macaroni. Ayan, konti pa lang. Nilagay ko na dyan yung tubig na mainit na pinakulo ko sa kaldero. Kalating kaldero lang. Ayan, hindi ko na po napakita. Ngayon, ilalagay ko na dyan yung repolyo. Nauna na yung repolyo bago yung gatas. Kasi yung gatas magkakardel po yun. Ito na po yung ating repolyo. Hinugasan ko na po yung mabuti. Ayan. Lagay na natin. Malinis na po yung kamay ko at kami naman po ang kakain. Kamihan na natin yung repolyo para mawalisan naman yung bituka natin. Yan, haluin muna natin para po mailalim yung ibang repolyo. Ayoko po kasi ibuhos kasi meron pa siyang extra tubig. Bababa na naman yung temperature ng ating sopas. Sasabay ko na ngayon yung gatas. Pero pakukuluan ko muna itong mabuti. Kasi hindi ko po aantayin kulong-kulo pag meron ng gatas at Nestle cream. Kasi nga, magbubuo-buo yung texture ng ating sabaw. Kakardan po yung ating gatas. Ngayon, kung may matitira po kayo, pwede nyo lang i-rep or iinit nyo muna po ulit. Kasi nga, hindi naman kulong-kuli gatas, baka mapanis. Yan. Pwede na tayo mag-adjust sa lasa kung magdadagdag pa tayo ng asin o patis. Pero bago tayo mag-adjust, ito, lalagay ko yung gata. Mag-adjust ng pin. Sabay. Mas masarap, mas magatas, mas pinasarap pa ng Nestle cream. Sabaw na mainit.
Tubay ng magulang, ako lang gumagawa. Sayang kasi, pwede naman tubig kaya lang ho. Eh, sa sabaw na lang kasi, madadagdagan na naman yung tubig natin dito sa sabaw na malamig. Ayan o, pero wala naman na siya. Ayan, antay lang natin uli kumulo. Titikman ko po ngayon kung okay yung sabaw niya. At kung kulang sa alat, dagdag tayo ng asin. Ah, okay na. Nagdagdag po kasi kanina ako ng asin. Tapos yung ating pinakulong manok ay may asin din yon. Tapos itong ating itong luncheon meat ay maalat. Eh, di po ba napakuluan na natin ng maaga yon? Kaya maalat na siya. Pinasanto ko yata ng asin to, kaya maalat. Sakto lang. Sarap pa, masarap yung dairy cream ha, parang mayroong dairy cream. Mumurahing Nestle cream lang yun. Oh, all purpose cream po pala. Sorry, yung po palang Nestle cream ay brand po yun. So kahit anong cream na brand ay pwede. Pero kung gatas lang meron kayo, pwede na rin po yun. O kung walang gatas, pwede rin po. Ha? Hindi, nagbibidyo, nagbiblink dito. Yan o. Talagang kailangan yung minto kasi mag-overheat. Ayan, sabi ni nanay, hindi rin nagbibidyo. Ganyan yun, nanonood si nanay. Inahantay, bibibigyan. Pupunta doon sa atin niya. Antayin muna natin medyo kumulo lang. At titikman ko ngayon yung pasta kung malambot na. Malambot na. Takto na. Ayan, pinapapak siya ng lamok. Kung ngayon 80 kilos siya, mamaya 60 kilos na naubos ng lamok yung dugo. Hindi ah, ayan o. Hindi pa naman umaras yung sopas. Okay na yan. So, ayan mga kapudi. Nakaluto po tayo ng sopas. Masarap sa tag-ulan at ayan, ang mainit na sabaw. Tag-ulan at saka taglamig pa. Ayan, masarap na breakfast, masarap na hapunan, at masarap na merienda. Hindi ko lang masabi kung masarap na tanghalian. Pag wala kang makain, masarap talaga ang tanghalian yan. Ayan. O, kuha ka na. Nakaluto na po tayo ng sopas. Try nyo po. Lalo na dyan, kung may taglamig pa dyan. Mga nagkaano po ng winter, itikmang po yung sabaw. Masarap. Tama-tama po yung nilagay ko na all-purpose cream yan. Yan. All-purpose cream here. Yan. Nasabi ko tuloy, cream yan. Sarap siya. So, yan. At healthy magulay. At syempre po, pagkaluto ay kakain na tayo. Ayan, nagsimula nang pumatak ang ulan. Natapos ko pong magluto. Ayan, pinili ko yung maraming repolyo para masarap kasi malambot. Nilipad na ang hangin ng bukas at ito. Sobrang init, nagbaboy. Sobrang init kahit ang ulan. Pagkakain po natin, pagkakain ko po pala, maghahalo ako ng sabaw. Kaya ko po din naman yan din sabaw. Maghahalo ko ng kanin at sabaw nito, papakain ko yung mga tumpa. Basahin doon sa gawin na yun. Apang mahe? Sinistila. Apang mahe. Ang dinis din ayaw pa. Si doktora naman po gusto niya malamig na malamig na. Sabay pa yung salas saka yung yan, kain tayo. Ang init ng panahon, hindi po mainit sopas.
Gusto ko nga yung mainit yung sopas. Ayoko po kasi kumakain ng sopas nang mawala na yung init tapos iinit pa. Hindi po ba parang sa gulay? Pag nagluto kayo ng gulay, masarap lang yung kahango lang sa kalan. Iba na yung dating pagka ininit. Yan. May iba na yung texture. Eh, yung siguro sa texture. O basta ewan ko, or psychological lang po. Yun yun, hindi pa nalagyan ng keso pero malinamnam na. Kasi po, kaya hindi ko nalagyan ng keso, sabi ko kanila, lalagyan ko. Yung pong lasa ng meatloaf or yung ating matawag gan ay malasa. Tapos yung pong all-purpose cream ay para siyang mayroong lasa ng margarine na mala dairy cream. Masyado na siyang, ano po ba tawag doon? Savory. So, tama na po yun. So, kung gusto naman mag-add ng keso, pwede naman. Kasi pag marami naman yung gatas at maraming keso, nakakasuya na po. Ang panlaban natin dyan ay magbigay tayo ng toasted garlic at saka paminta. Yun. So yun mga puding, ganito na lang. Sana ay na-inspire kayo ngayong gabi na to para kayo naman yung magluto ng sopas. Ribo ko kumakain. So yun, thank you very much po sa inyong lahat at thank you Lord. At ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat po tayong lahat at God bless po tayong lahat. Bye-bye! Madilim lang po. Ayan, magkakain na yung mga tuta. Masarap na sarap. Tika, kukuha po tayo ng ilaw. Uy, nabusog na kayo. Ayan o, kawawa naman. Nandito po sila sa paglabas ng pinto ko. Ay nako, sa loob po ng isang araw ay tatlong beses ko pong binabanyos itong paglabas namin ng pinto. At dumihan nga po ng dumihan. Ayan o, pangatlong beses nila kakain ng kanin. Ayan, syempre po medyo messy pa kasi nangangapa pa sila. Ayan, siguro mga nabusog na to. Tumayo na. Ayan at, nakita niyo yung usok na yan. Pinagsindig po sila ng katol. Ayan, meron kami ditong bauna na stainless. Parang stainless. Ayan, inuulit ko. Pero hindi naman po siya nagamit. Ayan, yun yung pinaglalagyan ko sa kanila ng tubig. Pero didila-dila pa lang sila sa tubig kasi parang hindi pa sila sanay uminom. Ayan, pagkakain nila, dede-dede pa yan. Ayan, mabusog na siguro. O yan, nag-isawan na. Pakita ko po sa inyo. Ayan, ayun, naglilisawa na sila oh. Mamaya nagkalat na naman yung mga ano nila dyan. Yung kanilang mga ano-ano. Mga dumi-dumi. Oh, iniiyakan nyo. Gusto po kasi nila pagkakain, dede-dede po sa nanay nila. So, ang ginagawa ko, pinapapasok ko sa loob ng bahay yung nanay nila, pagpapakainin ko sila. Pero actually, hindi naman sila inaagawan eh. Tinitingnan lang sila pagkakain. Tsaka kanina, pinagluto ko po yung mga aso po na malaki ng bituka ng isda. Nuhugasan ko mabuti tapos natanggalan ko ng apdo. Yan sila. Ito, meron pa pagkain dito. Nalagyan ko silang katol kasi po nabusog. May gatas kasi yun eh. Sopas. Okay, sign po ako ng bago kasi walang kanin kanina. Para huka ko sila kakain. Kasi wala na silang madedi sa nanay nila eh. Kasi medyo ano pa sila, yung nangangapa, dahil madilim pa. Umaga siguro yan, ubos nila yan. Yung dalawang beses ko silang pinakain ng maliwanag ay naubos nila.
Kunti dalawa. Ito pa, marami pa. Saan ka? Yan. Ang anak po ni Brownie ay yung lima. Pero yung isa, nilabas ng dead on arrival. Ayaw na. Usog na. Ito, kamukha ni Brownie. Kaya lang may halo ni Blackie. Ito din, oh. Walang... Yung hindi pinalad na mabuhay, yun yung kamukha ni Brownie na kulay talaga. Tapos itong dalawa, black na black talaga sila. Ayaw, may puti pala sa ilalim. Ayan. Nalagyan ko silang katol para hindi pugpugin ng lamok. So, ito lang, sindi na tayo at yun, nalagay ko sa isang lalagyan at igigilid ko sa kanila dito. So, usually, pagising na naman sa umaga, ay marami na naman silang dumi dyan na bubuhusan natin. Yung pasensya na kayo, madilim po talaga. Yan. Naiinom na siya. Inom, nahiya pa. Ayan, pag ayaw na nila, palalabasin ko ngayon si Brownie, may mumu pa sa bibig. Si Brownie naman yung kakain yan. Sarap pa naman, oh, sa upas yan eh. Ha? Ano sila, busog na. Dun, alam niyo pa kung saan natuturuan, dyan mismo sa may screen. Kaya pag binuksan yung pinto, ipit sila ng lahat. Pero actually naman yung pinakailangan ng screen, ano lang po yung fiber, parang fiberglass, gano'ng malambot siya. Ayan, ito mo, magsisiksika na sila dyan. Ayan, dyan na sila pupuesto. Oh, busog na. Oh, pwesto na sila dyan. Kanya-kanya pwesto na. Oh, yung isa andoon. Yan, lagi lang nandun sa ilalim na lagi ng sapatos. Ayan po, si Brownie na yung kumakain. Oh. At yung mga tuta, o dede na yan. Iinom na. Tumatahol na sila kahit na medyo, ano pa, medyo bata pa. Pero nakakalakad. Ay, papasok sa loob.